Opo, wala pong problema, sir. Sige, basta isend nyo po yung full name nyo, yung address, tsaka... Sige po. Okay, intayin ko po text nyo. Bye-bye. Ano to? Ginalyn! Oy, Beverly! Galingan mong pagbenta mo ngayon, ha? Kailangan nating kumita dahil paparating na ang mga babayarin. Yes, madam. Chill ka lang dyan. Ako bahala dito. Chill-chill ka dyan. Huwag mo nga akong ma-chill-chill. Siguraduhin mong makabenta ka. Anong ginagawa mo dito? Didn't I tell you to leave me alone? Nagsinungaling ka sa akin, Susie. What? Buhay ang anak natin, di ba? Ginalyn, pwede ba tayong mag-uusap? Wala na tayong pag-uusapan. Kung hihingi ka na naman ng tawad, okay naman ako eh. Kaya hihingi na lang ako ng pabor sa'yo. Kalimutan mo na lang na nakilala mo ko at yun din ang gagawin ko sa'yo. Ginalyn, please, don't do this to me. Yung nakilala kita ang isa sa mga pinakamasayang nangyari sa akin. Ayokong kalimutan yun. Mali. Hindi totoo yun. Naalala mo, unang kita pa lang nating dalawa, nag-away na tayo agad. Tinakbuhan mo ko, remember? Kaya yun pa lang, hindi na magandang sign na magsama tayong dalawa. Kaya please, iwan mo na ako kasi gusto ko na matahimik ang buhay ko. No. No, Ginalyn, I'm not gonna go anywhere. At sana naman tanggapin mo ako kahit bilang kaibigan. Ayoko nga! Hindi ka ba nakakaintindi ng Tagalog? Sorry. Inglesero ka nga pala. So, i-Englishin ko para sa'yo. Leave me alone. I don't want to see you ever again. At para sabihin ko sa'yo, hindi naman mababango ang bulaklak mo. Susi, bakit di ka makasagot? Marami pa akong gagawin. Sa totoo? Alam mo, hindi ko alam kung saan mo nakukuha yung mga pinagsasabi mo. Hindi ko alam. Alam mo, Susi, matagal na kita minamanmanan. Ito. Ito ang pruweba. Ibat ka niya yan? Saan mo nakuha itong birth certificate na to? Sa totoo? Totoo ang buhay ang anak natin! Oo, buhay ang anak natin, pero hindi mo siya makikita kahit kailan!